dito tayo sa Hookah Falls. Yan, maraming pupunta dito. Wow! Look at that! Ganda oh! Sarap mag-river rafting! White river... Oh, sarap mag-swimming dyan! Yan, ang ganda ng river nila. Tapos ang dami mga recreational dito. Pwede kang mag-bike, mag-hike. Yun. May bayad lang yung CR. Kaso ngayon, wala. Wala yung nagbabantay. Tulog pa. Yan. Ito, mukhang better view to. Yan na. Try kong kuha na. Ang ganda ng falls nila. Raging. So, ewan ko makuha later. So, pakita na lang namin. Wairaki Terraces. So, parang ayun ko, sa mga thermal mga geothermal, mga hot springs, geysers. Ayun ko, tingnan natin. Ooh, wow, look at that. Ayun ko, mga gawa ng mga Maori designs. I think jade, probably. Yan ang malalaman natin kung ano nga sila. Mahal na rin eh. So the yellow, take a hook around here. It's actually better if we look at it this way. So you can take your hook, go around here. You're welcome to carry on up past this area and come back. Yes. Or you can do it in parts, okay? How long does it take to... take the green path? 30 minutes to do the whole thing, yeah? All right. So this isn't too far, actually. It's just pretty much that stuff there. So yellow one, you're going to see where we saw the water from, how it goes into the pools. This is where we used to have the multicultural experience. All right. Oh. Unfortunately, it's not running. Yeah. They're doing a bit of groundwork with all those, cleaning up all the trees, restoration of... So yeah, no? Ooh, nagsisilabasan yung mga usok nila. Makita natin. Dito na lumalabas yung, ay dito nang gagaling yung steam. Pero makikita nyo, grabe yung kapal ng steam na lumalabas sa hot springs nila. Itong develop na develop. So yan, no? Ano kaya kainit yan? Pwede kayang hawakan? Oh, ito, tingnan nyo. Ay, ayan ang mga turista. Can I take your photo, guys? Do you need help? Okay, no problem. Ah, wait. I'll just take a photo of ourselves first. Ah. Okay. So, ito yung Wairaki Terraces nila. So, sa Benguet, meron tayong
Banawi rice terraces sila, may Wairaki terraces. So eto, man-made naman yung mga terraces niya. But syempre, since lumalabas sa may geyser and sa may hot spring, kaya siya nagkaroon na ng mga ganyan, yung puti-puti. But yung blue, natural yan since yung silica niya. So yan, no? Tingnan nyo, para silang miswa. Luto na siya, kulang na lang ng salt and pepper. Kuha ka na lang siguro ng isang scoop niyan. Kaso, matigas kaya yan? So from there kasi, mag-e-end na yung usual na walk. So meron tayong extended na walk. 30 minutes, may chance tayong makita yung mga Maori village. Although under renovation sila, baka wala pa tayong makita ngayon. But baka may mga tao daw, sabi ni guide. So, check natin. Ah, mukhang equipments yung mga naririnig natin. So, ito. Ito daw yung descendant ng Great Tohunga or the Great Navigator, sabi. Yan. So, eto, dito tayo. Hindi ko masyadong explain, medyo mahaba eh. Kaso, something sa descendants nila. So, ito, masilip nyo, ang ganda yung geyser. Yan, oh. Yan, malamang, ang init niyan. Oh, puputok-putok. Hindi siya masyadong makita. Try natin sa ibang angle. Kasi pag ganun yung hangin eh. Check natin dito. Yun. Dito. Yan, 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 yan. Oh, yan. So very active pa rin siya. Yung geyser na yan. So matagal na yung geyser na yan dito. So, hindi lang silica usually ang nahanap dito. Maraming klaseng minerals ang nakikita dito. So, mostly silica, yun yung isang nagpapakulay ng blue. Blue na hue. Picture muna tayo. Oh, last stop na natin dito sa may very usok ng geyser. Geyser. Hmm, amoy itlog. Ay, hindi mo nga makita oh. Ito yung totoong zero visibility. Hmm, itlog na itlog. And that concludes our tour dito sa... Hmm, wala na akong makita. Where am I? So, Wairaki terraces natin. Eh, nawala agad. Sarap naman. Sarap naman kumain yan.